Rise and shine sa mga nanay na nanonood sa umagang ito. Ako po si Crisanto Laresma, Marketing and Promotions ng Sika Buhay Entrepreneurship and Cooperative Office. Ito po ay opisina natin sa Quezon City na nagpapatupad ng mga livelihood at entrepreneurship program. Ngayon po, ang ibibigay namin sa inyo ay isang demonstration ng dishwashing liquid na ginagawa namin na madaling maibenta ng mga nanay na itinuturo namin. At pwede niyong ma-access sa aming opisina kung kayo po ay magtatanong at magbabalak na magnegosyo bilang nanay. At ngayon po, kasama ko dito ang isa sa aming mga trainer, si Mary Grace Esguera, ang isa sa mga trainer na magbibigay ng aming dishwashing liquid training and demonstration. So ano-ano ba yung ating mga produkto para gagamitin natin sa dishwashing liquid? Ang mga gamit po sa paggawa ng dishwashing ay maghanda ng 10 o hanggang 12 litrong tubig, water softener kung saan pampalinis o pampalambot ng tubig, pangalawa ang decreaser na kung saan siya yung pantanggal sebo, at sumunod ay ang surfactant 1 and surfactant 2 na kung saan siya ang ating cleaning agent. Ang susunod naman po ay ang foam booster kung saan siya yung ginagamit nating pampabula. Pagkatapos po nun ay ang antibac kung saan ang pagtanggal ng bakterya. Ang sunod po natin ay ang lemon scent at colorant para sa ating liquid dishwashing. Huling-huli na po natin ang ating thickener o ang salt na kung saan siya ang magbabind sa lahat ng ating ginamit na ingredients. Gagamit din po tayo ng stirring rod na kung saan pwede na tayong kumuha lang sa mga paligid natin, linisan lang natin at tulad ng PVC o kahoy. Ngayon po, ilalagay na po natin ang water softener. Paggagamit po kayo ng tubig galing sa deep well, haluan po natin siya ng kalahating kutsara ng chlorine para po mag-subside muna yung galing sa ilalim ng tubig para po hindi po siya magka-chemical reaction sa ating mga gagamiting paggawa ng dishwashing. Ang susunod po natin ay ang decreaser kung saan ito po ay makakatanggal sebo sa ating liquid dishwashing. Kailangan po pag gumagawa tayo ng dishwashing, paging mahalo po tayo, one direction lang po. Susunod po natin ay ang surfactant 1, ang main ingredients ng dishwashing kung saan siya po yung cleaning agent na tinatawag. Yung surfactant 1 po, yan po yung needle o solid na tinatawag. Surfactant 2 ay ang gel type. Kailangan po yung mga buo-buo na yan mag-subside. Mag-form siya into liquid. Yung pampabula. Po natin yung lemon scent. Yung colorant po, depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong kulay. Hindi po natin siya uubusin. Titingnan po muna natin kung hanggang saan yung kulay na nilagay natin. Kapag mas gusto na natin ng lighter, pwede na natin siyang hindi ilagay lahat. Pag nilagay na po ito si thickener o table salt, unti-unti na siyang bibigat kasi nag-bind na lahat ng ating mga nilagay. Pwede po natin siya panatilihin ng magdamagan. Magiging ganito na po yung resulta. Ito na po ang ating finished product. Yung mga buo-buo po, tsaka yung bubbles, magsasubside po siya after magdamag. Kinabukasan po ang magiging resulta niyan ay ito na po. Kung ginawa natin to ay nagkakahalaga ng 400 pesos at ang magagawa po natin ay 10 hanggang 12 litro ng tubig na nagkakahalaga ng bawat ng isa ay pwede nating ibenta ng 50 to 60 pesos at tayo po ay kikita ng 200 to 300 pesos. Kaya sa mga misis na gustong matuto ng paggawa ng dishwashing liquid, pwede nyo kaming kontakin dito sa Sika Buhay Entrepreneurship and Cooperative Office dito sa Quezon City Hall sa Civic Center Building A, 7th floor, no? Sika Buhay Office po. Ang aming pong landline ay 988-4242
local 8731 at 8736. O di kaya, mag-text po kayo sa 0943-700-3187. O di kaya, bisitahin po ninyo ang aming Facebook, Sikap Buhay Eco, at pwede po kayong bumisita sa amin dito from Monday to Friday po, from 8 to 5 p.m. Kaya po, sa mga kasambahay, kayang-kaya nyo to. Rise and shine!